Alright, nagbabalik tayo mga ka-SAITV sa ating Converge content. So ngayon, sasagutin lang natin yung katanungan ni Kenneth. Sabi niya dito, tanong lang daw niya, 35 Mbps yung plan daw niya. Pero kapag nagda-download daw siya sa phone niya, ang nare-receive lang daw niya ay 4 Mbps plus. Minsan umaangat pero bumabalik sa 4 Mbps. Sasagutin natin yan pagkatapos ng intro. So ito na nga tayo mga kabudol, mga ka-SAITV. Konting explanation lang. Ang tinutukoy kasi etong Mbps na yan ay megabits per second. Magkaiba ang bit at bytes. I-right click nyo yung inyong mga nada-download. May kita nyo yan. Nakalagay yan bytes, no? Pero yung Mbps na sinasabi ng mga internet service provider natin, kahit sino pa yan, Converge, Smart, PLDT Globe, yung Mbps niyan ay megabit per second. Ang isang byte ay equivalent ng 8 bit, no? So do some small research na lang. Pero ang kasagutan ko ay kailangan nyo lang i-divide ng 8 yung inyong internet speed. For example, meron kayong 1 Mbps, divide nyo lang siya ng 8. Ito ang matatanggap ninyong speed, no? Around 125 kbps. So base kay Kenneth, meron siyang 35 Mbps, i-divide lang natin ng 8. So ayan, sakto naman, sakto na 4 Mbps lang yung natatanggap mo, kasi yung equivalent ng 35 megabit per second ay 4 megabyte per second, no? Magkaiba ang bit at byte. So do some small research na lang. Ito yung mga link, ilalagay ko to sa description, ayan, no? Para mabasa nyo din. Pero alam ko maintindihan nyo to pag pinakita ko sa inyo. Ayan. So mag speed test tayo, no? So ako, meron akong around 25 Mbps na internet speed. Dahil naka microbus tayo, ayun yung inapplyan ko. So hindi ko alam kung bakit nagiging 90 Mbps yung aking speed. Ayan. Siguro meron silang boost. And then another tip, another information, ayan, no? Mbps, ibig sabihin yan megabit per second. Magkaiba yung megabyte per second, dapat capital yung B, no? So dapat nyan meron akong, sabihin na natin na 90, divide natin ng 8, dapat nyan meron akong 11 Mbps na download speed. So meron lang din akong konting i-reveal kay Converge dahil medyo budol yung speed test na to. Ayan, papakita ko sa inyo para malaman nyo. So nakikita nyo pumipitik ng 11 and 12, pero bababa yan ng hanggang 4, dahil yung downloading speed ni Converge, kahit na naka speed boost kayo, yung downloading speed nyan ay naka cap or naka limit kayo sa 4 Mbps. Ayan, o, wala akong speed limiter dyan. Ayan, bumabalik talaga siya sa 4 Mbps. Nakalimit yung speed test ni Converge dyan. Ayan, o, sana nakita nyo. Ayan, o, Mbps. Ayan, o, megabyte. Yan yung downloading speed. Magkaiba yung megabit. Ayan, o, magkaiba yung megabit. Magkaiba yung megabyte. Capital yon, no? So, ayan, o, 35 Mbps sa megabyte. Ayan. Okay, no? So tama lang na around 4, pero yung sa scenario ko 90 yung sa akin, dapat 11 ang matatanggap ko, pero nakalimit nga yung internet ni Converge dahil budol yung speed test na yan. So sana na gets nyo yung aking example. Kailangan nyo lang i-divide
Sa scenario mo, Kenneth, tama lang yung nare-receive mo na 4MB. So, yun, sana nagets nyo yung aking simpleng na share na knowledge. Basahin nyo na lang din to, yung ipoprovide kong mga link para meron pa yung matutunan. Ayan. So, di ko na pinahaba kasi medyo komplikado. Mas pinadali ko na yung explanation sa pinakamadaling paraan na maiintindihan ninyo. Divide nyo lang ng 8 yung speed para malaman nyo yung downloading speed. Like, share, and subscribe. See you on the road.